Yun yung tip ko sa inyo para kung paano matanggal tong laknat nang wala. Muska, Hello guys, turo ko pala sa inyo kung paano magtanggal nito gamit lang to. Kung wala kayong yung sakit na malaki, tapos eto lang gamit nyo, adjustable, trying tayo no? Ayan, adjustable, ito lang gagamitin natin para hindi ka na mag puk, kasi minsan sisinsilin mo to, masisira yung laknat mo. Bilihan nito ano, dun sa may mismong Suzuki. Wala kasing nabibili nito dito sa malapit. Ngayon, para hindi mo laging na-damage tong locknut, ito lang gamitin natin. Adjustable. Una, sukatin muna natin. Ayan, sukat na. Tasikipan mo lang. Dapat masikip siya. Ayan. Sikip na. Tapos, ganito lang gawin nyo. Diba? Ayan. Diba ito? Nakasakto na. Ganituin nyo lang siya. Hanap lang kayo ng hit nyo lang yan dyan. Tapos pukpukin mo lang ng ganito hanggang sa lumawag. Ayan, tingnan nyo. Ayan, lumuwag na siya. Ayan o, kayang-kaya mo lang kamayin. Tapos, pag niluwagan mo to, aapakan mo lang to. Kasi maaari itong tumalsik. Matamaan ka. Ayan na, ganito pag binalik nyo, tapat nyo lang to dito sa butas dito. Ayan na, pumasok na. Tapos hapakan nyo lang. Ngayon pagbalik nyo, hapakan nyo lang, tapos sipit nyo lang. Dapat mabilis maikot ah, para ibig sabihin pumasok talaga sa thread. Kasi pag hindi unang ikot pa lang at hindi pumasok, tapos ibig sabihin pinilit mo lang siya, hindi siya sumakto sa thread. Kasi nga dapat ganyan, maluwag siya. Diba? Ayan, tinutin mo, maluwag lang para di malost thread. Tapos higpitan mo muna ito ng konti. Ayan. Ayan.
Pag di na kaya, sama mo yung sisikipan. Sama mo yung yan. Kanina, yung paluwag dito. Diba pa ganun. Ngayon naman, patras naman. Pasikip naman tayo. Ito naman pasikip. Ayan. Sikip na yun. Sobrang sikip na nun. Yun lang guys, no? Para, yun yung tip ko sa inyo para kung paano matanggal tong lock nut nang wala kang socket wrench. Yun lang.